At so yun sa mga par, yun, long time no sis no sa inyo no. At, yun nga mga par, tagal-tagal din tayo din napag-vlog no mga par no. Time check no. Time check is 9:06 ng June 9 no. Sunday ngayon mga par at yun Sunday vlog tayo ngayon no. At pasensya na nga pala sa inyo mga par at matagal-tagal ngayon nakapag-antay no. Dahil nabisi lang tayo masyado no. At yung mga par, samahan nyo muli no sa simbahan na. At magsimba tayo no. Punta ko kayo doon at magbibisa tayo. Let's go. At yun, nakabisi na nga mga par no. At pupunta na tayo simbahan no. At tara na, let's go mga par. Surprise! Sup mga par, at meron ako ano sa inyo papakita no. Yan o, yan sila mga par. Yung manok na sisiw yung inalagaan natin dati, yung mga may mga kulay, mga par, yung makukulay. Yan o, malalaki na sila mga par. Tatlo yan, di ba? Nawala yun siya na ano, nakuha yung lumabas dyan. Yun, malilit pa sila no. Yun lang, flex ko lang yun. At yun mga par, papunta na kami no. Tap mga par, mag-umpisa na no. Bogey oh. Tap mga par, magsisimula na at kasama mga bogey. Welcome to my vlog. Mga bogey oh. Huwag mong kalimutin yung bell, tutulgan natin, and subscribe. Pag-aalay ng visa para sa mga yumao, maliban lang kung ang visa ay para sa binyag, maliban lang kung sa kasal, naiiba po yung kulay. Pero sa panahon ngayon, ang pangaraniwang panahon ay kulay green ang suot ng mga kapamilyang at obispo. Mga minamahal ko kapatid, napakahalaga sa buhay natin ang alamin natin yung kalagayan natin sa tunay na pananampalataya. Sa unang pagbasa, ipinaliwanag ng banal na kasulatan kung paano nakapasok si Satanas sa buhay ni Adan at Eva. Kung tutuusin, hindi makapasok si Satanas sa hardin ng Eden kasi yun ay lupang banal. Hindi siya pwedeng umapak doon kasi aapak pa lang siya doon, may posibilidad na masunog ang kanyang mga paa. Sabagkat si Satanas ay masama, ang Diyos ay mabuti. Pero dahil sa ang kalalagayan ni Adan at Eva, nasa hardin siya ng Eden, at ang Eden po ay welcome lahat ng mga hayop. Kaya si ang ahas ay nakapasok doon. Welcome doon ang ahas at mga hayop. Ito naman ang pinasinamantala ni Satanas na siya pumasok sa ahas. At pinaglalangan niya si Eva. Tuwing umaga, pag si Eva ay namamasyal sa hardin, sumasabay si Satanas na nakipagkwentuhan sa kanya sa pamamagitan ng ahas. At sinasabi ni Eva, pinagbawalan kami ng Diyos na kumain ng bunga ng puno na yan. Siguro napakasarap niya kasi kitang-kita niya yung kulay gintong bunga at lumulunok siya ng laway. Siguro napakasarap niya. Kaya nang pinagbawalan kami ng Diyos na kumain niya kasi pag kumain daw kami niyan, mamamatay kami. Sabi ang ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kumain ka niyan, malalaman mo yung tama, ang mabuti at masama. Hanggang isang araw na lang, natuklasan na lang ni Eva na siya ay nakapitas ng bunga ng puno ng karunungan. Ito pinagbabawal. At siya ay kumagat. Natikman niya malutong at masarap. Parang natutunaw sa bibig yung prutas. Ano kaya prutas yun? Napakasarap. Kaya, napatikman niya, nakakain na siya ng isa, kumuha pa uli siya. Binigyan niya si Adan. Tinawag niya at pinakain niya. Noong una, tumutupol si Adan. Pero nung tumagal-tagal na, hindi na siya tumutol.
Kasi nung matikman niya yung bunga, masarap. Kaya nang dumating ang Diyos, nasa harden, hindi niya makita si Adan at Eva. Kaya, sinabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Nasaan kayo? Narito po ako, Panginoon, sa harden. Bakit hindi kita makita? Lumabas ka. Natakot po ako nung makita kita sa harden, kaya ako po'y nagtago. Kasi hubad po ako. Hubad ka. Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa iyo yung hubad ka? Ibig sabihin, kinain mo, bungang pinagbabawal ko. Sabi naman ni Adan, Panginoon, kumain po ako dahil yung babaeng ibinigay niyo sa akin ang nagbigay ng bunga, kaya ako yung kumagat at kumain. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Eva, bakit mo namang ginawa yun? Eh, napaglalangan po ako ng ahas. Bakit mo namang ginawa yan, ahas? Sabi ng Panginoon Diyos. Dahil sa ginawa mo, ang binhi mo at ang binhi ng babae ay pag-aawayin ko. Aabangan niya ang iyong ulo para durugin at aabangan mo naman ang sakong ng tao para tutlawin. Yun po yung instinct, automatic. Kapag nakakita tayo ng ahas, mag-iingat tayo. Kasi ang tinutuklaw pala niyan, malapit sa sakong. At ang babae naman, siyempre, sinabi po ang lahi ng babae dahil ang mga babae ang nanganganak. Kaya dumadami ang lahi. Maging babae man o lalaki, aabangan ang ulo ng ahas para lulugin. At yun po mga kapatid, pumasok po yun dahil sa inggit sa plano ng Diyos ni Satanas. Si Satanas ay naigit sa mga programang ginagawa ng Diyos sapagkat ginawa ng Diyos ang mga tao, dapat noong unang panahon pa, ang mga tao ay hindi mamamatay. Walang kamatayan dapat ang tao. Kaya, pinaglalangan siya ni Satanas. Ang sabi ng Diyos, kapag kumain kayo ng bunga, mamamatay kayo. Ang sabi ni Satanas, hindi. Napaglalangan si Eva, napapaniwala. Pero, nang sila'y makakain, doon ang pumasok yung kamatayan. Bakit pumasok ang kamatayan? Dahil si Adan ang mamatay, mahigit pong siyang naraang taong gulang. At si Eva ay 830 years old. Imagine, ang 830 years old, ang 900 years old, bata pang tingnan, hindi pa senior. Sa atin, 60 years old lang, senior na. Pero si Adan at Eva, kita nyo daan-daang taon na. Pero hindi pa senior. Mga matipulong at maliksi pa rin. Si Adan po, sa picture doon siya pinakita sa pag-aaral nyo sa seminaryo, may apps pa siya, 6. 900 years old. Kaya po mga minamantong kapatid, napaglalangan ni Satanas. Ang dahilan, pumasok ang inggit kay Satanas. Kaya tandaan po natin, dahil sa inggit ni Satanas, pumasok po ang kamatayan sa mundo dahil sa kasalanan namang nagawa ni Adan. Ang totoo, kung tutusin, hindi naman si Adan ang may kasalanan eh, si Eva. Pero dahil ang bandato, ang kautusan ay binigay ng Diyos kay Adan bilang ulo ng tahanan, kaya siyang mananagot sa harap ng Diyos. Pumasok ang kamatayan sa daigdig. At yun po dahil sa inggit. Kaya tandaan natin mga bagong kapatid, mga bata, mga choir, sa Kristan, kapag naiinggit kayo sa isang tao, sa isang bagay, isipin nyo na kagad magdasal kayo, mahal na po, kundi nyo tulungan mo po ako, kasi naiinggit po ako kay Shanti, naiinggit po ako lang kay Liza. Ibig sabihin, pag inggit ang pumasok, hindi yun galing sa Diyos, galing yun kay Satanas. Kaya nung mag-birthday si Shanti, hindi ako naiinggit na silang dalawa lang ni Liza ang nag-blow out. Kasi alam ko, pag naiinggit ako, galing kay Satanas yun. Kaya kami, kami nila bilog at yung mga bata, nag-misa na lang kami. Pero walang inggita. Kaya huwag kayo maiinggit ha. Mamaya kakausapin kita, inggit na inggit ako nag-birthday kaya hindi ka nag-blow out. Mga minamang kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ay mahal tayo, ang Diyos ay mapagmahal. Ang gusto ko, kapag meron tayong mga gawain, mga activities sa simbahan, may mga lakad, sikapin natin makipagkaisa. Gusto ko,
magkaisa tayong lumapit sa mahal na buong Señor Santo Niño upang hilingin natin yung ating lakad sa Independence Day. Matuloy. At ang isang special na kahilingan ko ay payagan ng mga magulang, yung mga anak na ipapaalam natin sa magulang para maka-join sa ito po. Kakaiba ito, bihirang mangyari ito. Ang tawag dito, isolated case po ito. Bihirang-bihirang mangyari. Kaya sana ay magkaroon ng pagkakataon na maranasan naman na makakain ng strawberry at makalangok na malamig na simoy ng amin na mula sa pinakatuntok. Kaya malamig ang bagyo. At ayun na mga kapar, no, natapos na ang ating misa, no. Dito na ako nag-outro sa bahay, no. Kakauwi ko lang, no. At kaya di ako nakapag-outro dun sa simba, mga kapar, is nagturo ako ng sayaw, mga kapar, no. Kinukuryo ko sila yung mga kaano namin, no. Mga sakristan, mga choir, no, mga kapar. Kasi may ano kami, no. May youth camp kami nagaganapin ngayong June 12, 13, tapos 14, no, mga kapar, no. Sa Baguio yun, mga kapar, no, sa church camp, mga kapar. At yun lang, mga kapar, sa Mampala, di tayo makasama dahil may ano tayo, no, lakad din tayo, no, na importante, sayang naman, no. Hindi tayo makasama sa kanila ng tatlong araw ngayon. Tinuruan ko na lang sila sumayaw, mga kapar, kasi yung pinaka chief bishop namin, no, sabi siya na kailangan daw is may performance, kumbaga may sayaw lahat ng mga parokya, mga kapar. At yun, ginawa natin sila ng sayaw. Tapos, yun, nabisi tayo ng mahabang, ano, mahabang panahon. At yun nga, kaya hindi tayo nakapag-video kasi yun, nabisi tayo saya. Kusansa ang mga pagkakabisiyan natin, mga kapar, no, kung sa araw, no. Tapos nabisi din tayo sa ano, work natin, mga kapar, no. Ano yun, mga kapar? Work namin is ano lang, no, 20 days. Kaya hindi din ako nakapag vlog, mga kapar, no. Tungkol naman sa ano yun, mga kapar, kalikasan, no. Magtatanim kami, maglilinis, mag kung ano-ano, mga kapar, no, para sa inang kalikasan natin, no. At yun, mga kapar, nagkataon naman yung alis namin sa Baguio is sumabay doon, no, sa pagkuha namin ng ano namin, no, salary, mga kapar, no. Kumbaga yung sahod namin is bawal kasi kung pakuha sa iba yon kasi medyo malaki-laki din yun, mga kapar. Kaya hindi pwede pakuha sa iba ngayon. Kaya di ako makasama sa youth camp kasi yung sahod namin, no, mga kapar, no, is 13 kukunin namin, no. Ngayon, yun. Kasi 12 sila alis, eh, ng madaling araw, ng 2 ng madaling araw ng 12 ng June. At yun, di tayo makasama kasi yun, dahil doon, no, mga kapar, no. At sayang, mga kapar, kasi youth camp yun, mga kapar, no. Marami kang matututunan dun. Tapos yun, gala din, no. Sana nalibot ko kayo sa Baguio, mga kapar. At yun lang, mga kapar. May next time pa naman. Pero yun, lagi lang tayong good vibes, mga kapar. Yun lang, mga kapar. Esensya na din dahil natagalan tayong mag-upload. At kung nakaabot sa clip na to, isa kang totoong subscriber ko, no, mga kapar, no. Taga-subaybay. Isang totoong warrior. Hanggang dito na lang, mga par, no. Abangan nyo na lang ang iba nating upload, no. At ito, medyo hindi na tayo nabibisi kaya makakapag-upload na tayo ulit, no. At yun lang, mga par. Peace out and rah. You.